Never again, yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung makikipagtambalan ba siya ulit sa mga Marcos. Sa pagdalo niya sa pagdinig ng kamera tungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng kanyang tanggapan, muli niyang binanggit ang impeachment bilang motibo raw kung bakit siya iniimbestigahan. Balita hatid ni Ian Cruz. Please stand up and raise your right hand. Do you solemnly swear? Nakaupo lang si Vice President Sara Duterte habang nanunumpa ang mga resource person mula sa Budget Department at Commission on Audit para sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Nauna na kasing tumanging manumpa ang bise. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as a resource person din po kayo eh. Yes, sir. Resource persons nga po kayo, nakalagay witness dito. Witness din po at saka resource person po. Dinepensahan naman ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang bise. We cannot just trivialize. Kasi you're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. The point of the Honorable Arroyo is well taken, but we will proceed to the oath taking. If the Vice President refuses to take her oath, we will respect that. Ang pagdinig ay bunsod ng privileged speech ni Manila Representative Rolando Valeriano na nagpunto sa umano'y maling paggamit ng pondo ng OVP. Pero gitnang bise, wala silang ginawang mali at walang nawaldas na pondo. Kung mayroon mang audit findings, handa raw nila itong sagutin sa COA. At kung may isang pangkaso, haharapin daw nila ito sa korte. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Sa nakaraang pagdinig ng House Appropriations Panel, inalmahan ni VP Sara ang pag-ungkat sa paggastos ng confidential funds ng OVP noong 2022. Inirekomenda rin ng Appropriations Committee na tapyasan ng mahigit 1 bilyong piso ang OVP budget para sa 2025. You have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. You may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. Lumapit kay Chua ang bise at pagbalik niya sa upuan. May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-out and alam naman po namin marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. Sakaling muling ipatawag ng Committee on Good Government, hindi pa raw tsak ng bise kung muli siyang makakadalo sa pagdinig. Nakadepende raw ang lahat kung ano ang gagawin ng komite. Sa ambush interview, sinabi ng bise na lantara na ang ginagawa ng mga kinatawan para paghandaan ng impeachment laban sa kanya. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Hindi man siya tinukoy, sumagot si Vice President Duterte sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics
who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals, I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Sa ngayon, hindi pa raw sila nagkakausap ulit ni Pangulong Bongbong Marcos. Huli raw sila nagkausap noon pang nagbitaw siya bilang Education Secretary. Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan, unang-una. Nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. At nang tanungin kung may pagkakataon pang makipag-tandem siya sa mga Marcos. Oh, never again. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.